kailangan natin tingnan yung ating nutrition kasi it goes well. Ang sinasabi, it goes with the food that we the diet. Number one, sabi nga ng isang kaibigan kong doktor, lalo yun mga sa mga memory sa brain, yung mga neuron. Kaya I also did specialization on neuroscience, yung mga brain damage. Mga simple, lalo sa mga kids. Tinignan ko yung ano, sabi niya, the best way is to look for the cereal. Kung gusto mo maalala, ang daming benefits kasi ng cereals. Pag na-memorize mo yon, yung mga benefits ng cereal, iba-ibang kulay yan. Yung mga cereals na iba-ibang kulay. Pag na-memorize mo lahat yung color, ay maganda ang memory mo. Well, yun ang practice lang na ginagawa namin. Halimbawa, may mga batang forgetful. Eh, di ba, mahilig naman ang mga bata sa cereal. So, I usually advise yung mga nanay, ito po, bumili kayo ng ganitong cereal. Simulan nyo araw-araw yung color na yun. Parang color-coded na may start siya masana. Yes, oo. Yun ang ganung mga simple exercise. Pangalawa, tinitingnan ko din siyempre, kailangan natin may mga brain drain kasi eh. May mga lifestyle, pagkain na nagbe-brain drain talaga. Okay. If you are fan of drinking alcohol, oo, that's the number one. Kaya nga naalala ko si Brother Eli na sinasabi niya, no amount of alcohol talaga naman, kahit gapatak yan. Mm-hmm. Sabi ko nga, pag naipon yan, ganun din. Kasi take note, hindi po nawawala doon yung toxic substance. Okay. Na hindi na di-detox eh. Yes. Yun yung alcohol. Certain. Lalo kung may mga sulfites yan. Actually, ang nagpapalasing po yung sulfites. Mm-hmm. Kaya makikita nyo ngayon, very responsible na yung mga winery in Europe na with sulfites, with no sulfites. May label so, yung na. May label na. So, dapat ganon. Mm-hmm. Kasi yung sulfites, yun po yung nagdadami sa brain natin uti-uti. Lalo po yung memory bank. Mm-hmm. Yung side ng memory bank natin, ang hypothalamus. And then, of course, minsan, yung regular lifestyle natin, kasi lalo na kayo, mga bata, nababago na, yung sleeping habit. Ay, Hindi on time ito. Maraming. 7 hours na. Huwag naman natin sabihin na lagi. Kaya nga, siyempre, even yung jobs, yung mga ganon, marami nang nagtatrabaho sa gabi. Oo, kaya kailangan ko may time matulog. And then, of course, kaya may power nap. Kailangan natin mag-power nap. Kasi, take note, sabi doon sa ano sa mga brain science, na ang isang linggong pagpupuyat, it will take 365 days to recover. Grabe, isang taon. Kailangan pala matulog ka na isang taon, yung ipinuyat mo ng 1 week. Okay. Lalo na kung 1 month ka nagpupuyat, kung ang job. Paano mo pa ibabawiin yun? Oo, sabi ko, 10 taon ka matutulog. Parang kasi Sleeping Beauty. Kailangan ko na matulog, Doc, ng 20. Buwiin na natin. Kasi, Doc, nitong mga simula nung after nung get-together namin, nahirapan na ako matulog ng maaga. Oo naman. Ako din, pero at least na-relax kayo. 9 p.m. nakakatulog na ako ngayon. Kailangan 11 bago ako makatulog. Very wrong. Ayusin natin ulit. Correct. Ibabalik natin yung tamang normal ng tulog. At least mga 10 or 11. Kasi yung brain importante yung nakaka-recover. Kasi syempre, yung mga cells niyan, yung mga wire, so, normally naman, kaya binigay yung dilim din. And of course, iba yung mga hormones, lalo yung mga relaxing hormones sa brain natin, thinking hormones, sa gabi yun na napoproduce, in the dark. Talagang yung Diyos magaling eh. May araw, may gabi. Kasi may mga certain hormones na poproduce, ng araw, meron gabi. Yes. And then of course, yung mga habit natin na nabago rin natin sa lifestyle, yung poor nutrition. Okay. Poor nutrition. Number one is, ang pag-uusapan natin is kailangan may B is for the brain. Bee? Ano po? Bee? So alam na natin, hindi naman honeybee. But of course, yung honeybee mayaman sa bee complex. Kami kahapon din, di ba, nag-banding di kami mga kaklasiko and we're past 50s. So pinag-uusapan na bakit gano'n na yun, yung mga gano'n. So, sabi niya, yung kaklase natin si gano'n, anong pangalan nun? Mga gano'n. Nag-recall na kami. May mutant. Kailangan na natin ng B. Kasi as you age ng 50s, doon na nagsisimula na nadideplete na yung B vitamins natin sa katawan. Vitamin yung thiamine, niacin, the B6 and the B12. Okay. Kasi, although nakukuha yun sa pagkain, basabang bata pa. Kaya lang nangyayari pag 50 na, kaya nga, hindi life begins sa 40. So, yung 40 signal yon na mag-50s ka na. And then, mag-hormonal imbalance. Pag nag-50s na kasi, yung lining ng gut,
Ayan, gagawin niyo yan. Yung lining yung gut natin, nadideplete na, hindi na ganun kabilis magpalit. And yung mga lining, yung po yung nag-a-absorb ng B-complex, hindi siya easily absorbable. Pag 50s ka na, aminin man natin, hindi, pa nagkakaedad, doon na. At doon na rin nagsisimula tayo magiging makakalimutan ng grabe. Okay. 50s. Oo. So, kaya kailangan ng supplementation ng B. Kasi hindi sapat na kumain ka halimbawa ng cereal kasi mataas yan sa B. Or kumain ka halimbawa ng mga fibers o sa mga B-complex. So, hindi siya napuproseso na kasi yung na-extract ng B-complex. So, we need, kaya ako nagbibigay. Kaya pansinin ninyo, nagsisimula na din yung mga nerves. Na sumasakit, mga pain, yung mga may mga mommies, daddies natin. Kasi nga, connected yun sa mga brain, yung mga cervical, yun ang signals. So, sa kaya makita mo, bakit may mga numbness na, bakit ito mabigat na, ito, ito sumasakit na, lahat na ng mga joints sumasakit. Connected yun sa PTSD. Plus, of course, sa babae, yung mga hormonal issues. Lalo na, doon pa naman tumigil yung menstruation. So, may mga hormone, bumababa na yung estrogen. So, we need the B.